Yo, mga ka-blok-blok, at kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na yan. So, yung ating pag-uusapan ay isang pastor sa Africa na humihingi ng $50 million para ma-resurrect niya si Kobe Bryant at ang kanyang anak. So, ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na. Intro, pasok. Hey, I like bitch with your mess. Hey, can't keep my dick in my pants. So, itong bida natin ngayon ay nangangalang si Nigel Gaze, na isang Guinean prophet. Siyempre sa Africa, no? Kasi siyang African pastor, no? So, meron daw siyang kakayahan, no? Power para i-resurrect ang ating NBA legend na si Kobe Bryant at ang kanyang anak na si Gianna Bryant, no? So, ito ang kanyang payag, no? Ito ang kanyang sinabi. The Lord just took me into the spirit world and I have seen a great man fall. This news will shake the entire world because of how great this man is. I see a lot of people on social media talking about the man for weeks to come and I see a lot of sad faces. No? America will mourn this great man. The Lord then instructed me to announce to the family of this man, no, si Kobe nga, the American Embassy in Guyana and the entire world that he, the Lord, has not sanctioned the death of this man. So yun ang sabi ni Gaze, eh, no? So bago ma-resurrect, no, si Kobe at ang kanyang anak, eh, may isang kondisyon, no? Kailangan daw magbayad sa kanya ng $50 million. So ito ang sabi niya, no? The man is worth $50 million and should the family agree to give 10%, no, of his income to me, ba, I will bring them back to life. Ba, daing mo ba ang Diyos? The Lord, no? Without the money, I cannot bring him and the little girl back. Kupaloids ka talagang pastor ka, no? Ay, wala akong masabi, no? So kayo mga kaplok-plok, anong masasabi nyo dito sa African pastor na si Nigel, no? Na pagpinigyan daw siya ng $50 million, eh kaya niyang buhayin si Kobe at ang kanyang anak, no? So comment nyo lang below, no, kung anong komento nyo, no? So siguro hanggang dito na lang ako, at sa susunod pa nating pagkikita, paalam, babush.